Ito, kwento lang natin, very quick, no? Muntik na kami mascam. Muntik na kami mascam. Muntik na kami mascam. Basically, in this video, pag-uusapan namin kung paano kami nakahanap ng apartment dito sa Baguio, considering our 3 non-negotiables. So, stick around, guys. Kunin nyo na yung vegan food nyo or kung ano yung kinakain nyo or iniinom nyo while watching our videos, kasi this will be a little bit long na video kasi kukwento namin sa inyo kung ano talaga yung nangyari sa amin. Ano yung proseso pinagdaanan namin. Lastly, dun sa mga nagtatanong, ano ba yung mga price range ng mga apartments for rent dito? So, ito nga, andito na naman tayo, episode 2 or 3 kung isasama nyo yung email from our American subscriber na si Joe. But in this series, kinukwento namin sa inyo paano kami nakalipat dito sa Baguio. And first, pinag-usapan natin dito sa video na to yung mga rason kung bakit kami lumipat dito sa Baguio City. Ngayon, na-establish na natin yung why. Ang sunod, what naman? Ano yung mga consideration namin and how exactly kami nakalipat dito? Simulan na natin. Okay. First and foremost, paano kami nakahanap ng apartment dito sa Baguio? Ano yung ginamit namin? Ano yung pinaghanapan namin? Considering na taga Metro Manila nga kami. So, syempre, magkakaroon ng konting kahirapan kasi nung time na yon, it is still lockdown. So, paano ba namin nalampasan yon? So, unang-una, ang ginamit naming way is nag-research din kami through Facebook groups and marketplace. So, yung Facebook groups na yan, guys, is yung napakaraming members na. But normally, ginagamit lang siya for looking for transients or hotels or accommodations. No? Ito yung exact group name and yung banner nila. Yan, active kami dyan. Anyway, dyan kami unang naghanap ng mga apartments. So, it's either magpo-post ka, maghahanap ka ng for long-term rent, propose mo LF apartment, 2BR, 2-bedroom, or 1BR, 1-bedroom, near market. Parang ganon. Or, isa-search mo, kasi pwede ka naman mag-search dun sa groups, di ba? Naghanap din kami dun sa marketplace. Tapos, lilitan mo yung location point of view nung paghahanap ng Facebook marketplace. Tapos, yun na, ilalabas niya sa'yo yung mga results. Siyempre, hindi naman lahat yon is kakausapin mo or sisimulan mo ng usisain para bisitahin eventually. So, ano yung mga nilagay natin na criteria natin na non-negotiables for us? Well, una sa lahat, kailangan malapit siya sa public market or kahit sa anong palengke. Since dun natin kinukuha yung everyday food natin, so dapat malapit. Accessible kung kailangan sumakay ng jeep, kung kailangan mag-commute, kailangan accessible siya. And then, for the second consideration or non-negotiable is kayang i-accommodate yung aming home gym. Kailangan may ample space para pwede naming magamit yung parts ng gym namin, home gym namin, kasi gym is life. And the third one is yung hindi naman masakit sa bulsa. Alam mo yon? Siyempre, hindi lang naman renta yung babayaran natin, kasama na dun siyempre yung kuryente, yung amenities, kung meron man, and the likes. So, balikan ko lang ulit yung how to natin. Paano ba natin ginawa yan? So, nagtanong ka na, nag-comment na yung mga tao, ito yung Facebook page nila, or nag-send na sila ng mga pictures sa'yo. Siyempre, ililista mo yan in Google Sheet, no? So, lilista mo, saan yan parte? Tapos, is-check mo sa map. Hindi naman kami ganun kagamay sa Baguio pa sa lahat ng mga streets na to. So, is-check namin sa mapa, titingnan namin yung people's eye view kung saan ba dito. Madalas nakikita namin, madalas hindi. So, based on doon, i-sort namin ilang kilometro ba to from the Baguio City Public Market or kung may malaking public market na malapit dyan like yung KM5 Market sa La Trinidad, etc. Then from there, gagawa rin ulit kami ng another column, pumayag ba sa gym, parang ganon. Tapos yes, no, yes, no. So from there, if you filter out mo na yon lahat, I think initially ang inanap natin more than 20, 30, 40 pa nga, mga ganon, no? Madami talaga. Kasi sa picture, maganda sila tignan eh. Pero kapag dating sa pag-commute, minsan yung apartment nasa liblib na lugar. So, from the road, hindi siya ganun ka-accessible kung
commuter ka. Kung wala kang sariling sasakyan. So, X yun. Hanggang sa na-filter na namin kung ano yung malapit talaga sa market. So, from there, sabihin natin, nakahanap kami ng mga 100, no? 100 yan. Papakita namin sa inyo yung exact Google Sheet na ginamit namin. We might share it with you guys. Mag-comment lang kayo dito sa comment section. Papakita namin yung format namin. No problem. From there, syempre, susort din namin by price, no? That's a very big consideration. Kasi, although dun sa last video, nabanggit natin na fairly mababa yung presyo ng apartments, may mga times na malaki din yung presyo nila, no? Parang Manila na talaga. And not just any Metro Manila apartment. Parang Makati City, Ayala District apartment price na siya. Simply because kung dun ka talaga sa pinakasentro sa town proper, sa city proper ng Baguio, talagang ano eh, andun na lahat eh. So yun yung mga tinatarget ng mga expats, yung talagang mayayaman. So obviously hindi tayo yung market nun. No? Also, kapag mataas yung rental fee nila, may chance na kasama na dun yung amenities or yung city services. Mostly nag-a-apply yan sa mga condominiums. Pero kapag dun sa mga parts lang, excluded yung city services like water, electricity, and ayun, tubig at saka kuryente. So, madalas yung makikita yan kapag naghanap kayo, city services. No? Ano ba yung city services? Sometimes, nakalagay free water, ganyan. City services is basically yung basic utilities. And yun yung tubig and kuryente. And sometimes, internet din. There are some apartments or places for rent na kasama na yung internet. Meaning, libre. Kumbaga, may nagsusubscribe sila sa sobrang taas na speed, mga 100 plus or 200 plus, minsan gigabyte pa. All of the apartment tenants is nag-chip in na lang for that internet. So, may mga ganun din, guys. Just know about those kasi baka mamali yung computation nyo. Yun pala, akala nyo sobrang mahal, pero when you compute all of those city services, okay lang din naman pala. Pasok din naman pala sa budget. Or vice versa. Baka naman, akala nyo sobrang mura, tapos yun pala doon kayo matataga sa city services. So, just keep that in mind when looking for your apartments. E di tapos na tayong mag-sort out ngayon. Plinano na namin pumunta dito para makita yung apartment. And siguro, hindi naman namin kaya puntahan lahat. Siguro mga 20 yung nasa listahan na pasok dun sa criterias namin. Pumili lang kami ng mga siguro 5 or 6 dun sa kaya naming puntahan on the day na plinano namin pumunta dito sa Baguio para bisitahin nga yung apartments. So sabihin natin, no, from 100, na-sort out yun na from the 3 non-negotiables nyo na factors. Kayo na bahala doon kung ano yung sa inyo. Sabihin natin, naging 20 na yan. From the 20, syempre, kailangan mong i-vouch yun. Kailangan mo i-personally i-check yung kiniklaim nila na malinis dito, okay dito, laging may tubig dito, okay yung internet dito. Kailangan mo i-vouch personally yung mga lugar. Syempre, mahirap naman pagkatiwala. Although, wala akong sinasabi doon sa mga transient owners, ha? Yung legitimate transient owners and yung owners ng apartment, napaka mababait yan dito sa Baguio. Walang problema sa kanila. Ang problema yung mga damuhong nakaabang dun sa groups na mga scammers. So, and yun yung iiwasan natin. How do we do that exactly is, pumunta kami. Nag-set kami ng Baguio visit namin dito for, I think, a long weekend, no? Kailan ba tayo pumunta nyon? It was around September 2021, I think, or parang October, parang ganon. The idea was, kasi nung time na yan, lockdown pa yan, no? Ang gusto natin, pag start ng year 2022, nakalipat na tayo. So, yun nga, nag-set kami. Medyo mahirap, guys. Yung etong mga set ng mga videos na yan, yung nakikita nyo ng mga unang pinost namin with regards to Baguio, it's because of that. Nagpaplano na kaming lumipat and i-vouch namin yung mga apartments doon. So, sabihin natin, we're here for from Friday to Monday. So, 4 days or 3 days, sabihin natin. Doon sa 3 days na yun, sabihin natin, nakapunta na kami dito. In contact na kami doon sa mga owners ng apartments, no? So sabihin namin, pwede bang i-block nyo yung time na to, pupunta kami dyan ng umaga. Tapos yung isa naman, si apartment owner B, pupuntahan namin sa hapon. Tinatanong din namin sila kung anong oras pwedeng bisitahin yung apartment para alam din namin kung anong apartment yung uunahin bukod sa mas malapit ba siya sa market or mas malapit ba siya dun sa kung saan kami nakakuha ng hotel. Oo, syempre, nakakuha kami ng hotel near Burnham Park. Basta ito yung hotel na yan. And syempre, hindi pag
kami ganun kaalam when it comes to the public transportation sa jeep system dito. So, puro taxi kami. So, titingnan natin sa mapa ano ba yung malapit sa lugar namin. Tapos, ano yung magkakalapit ng mga apartments para isang bisita na lang. Baka pwede kami mag-jeep dun, ay mag-taxi dun sa isa. Lakad na lang dun sa pangalawa, etc. Yan yung proseso namin para kami mag-vouch for the apartments. So, yun, dumating na nga, nakarating na kami dito, naka-register kami sa Baguio Visita, nakabili kami ng online bus ticket, nakarating na kami dito sa town proper, sa city, so nagme-message na kami, and nung time na yun, syempre, pagdating namin, kumain muna kami. So, parang kinonfirm lang namin yung mga kausap namin. And then, meron kaming kausap na isa, ito kwento lang natin, very quick, no? Muntik na kami mascam, basically. Muntik na kami mascam. Muntik na kami mascam. Basically. So, what happened was, ito yung sa lahat nung nasa listahan namin, siya yung napakamura, no? 2-bedroom, tapos semi-furnished, tapos pwede yung gym namin, kasha daw yung gym namin. From the pictures, ang aliwalas tignan, isa pa pala yun sa category. And then, yun na nga, nung nandito na kami, biglang naghahanap ng parang reservation fee. Sasamahan daw niya kami na bisitahin yung unit, which is nagulat ako. Sabi ko sa kay Mrs., bakit naman kailangan pang magbayad ng reservation fee kung ikaw lang naman din yung may-ari ng unit? And also, reservation fee, hindi pa naman kami sure kung yun yung kukunin naming apartment. Hindi ko alam kung ano yung point ng reservation fee kung hindi ka pa sure na kukunin mo yung apartment, di ba? Hindi naman malaki yung cost na iniingi niya. Parang, ano na, 1,500. Oo, 1,500. And yung unit is very cheap for a 2-bedroom apartment, which is parang 5,000 yata yon. So, ang ginawa namin is humingi kami ng tulong sa community, di ba? So, nag-post ulit kami dun sa groups. Hanapin namin yung pinaka-post namin, exact post, kung mahanap pa namin kasi it was years ago na. But basically, the gist of it was tinatanong namin, legit po ba ito? Kasi medyo red flag for us. And then, all over the comment, ang reply nila is, scam. It's a big scam. Napatunayan ko na scam siya kasi from the days na naghahanap pa rin ako ng apartment, nakita ko yung owner ng mismong apartment. And then, nag-reach out ako dun sa owner na sabi ko, kasama niyo po ba sa group itong taong to? Then, sinend ko sa kanya yung pictures na nandun din sa posted pictures niya for posting his apartment for rent. And then, confirm nga namin na ano yun, scammer. So basically, ang ginagawa ng scammer guys is kumukuha siya ng actual pictures ng mga nagpo-post, yung mga nag-offer ng mga apartments for rent or transients for rent, and then he's posing as the owner. Pero sobrang baba niyang ipaparenta or i-offer sa mga naghahanap. So, dun palang may entice ka na. And, yun nga, nagulat yung owner na, no, hindi ganyan kamura. Hindi ganyan kamura. And the address is different from the original address. Parang nag-come-up lang siya ng, yung scammer, nag-come-up lang siya ng address sa Baguio na malapit sa market, na malapit sa bet ng mga, alam mo yun, sa mga preferred location ng magre-renta. Pinost niya. Actually, siya pa nga yung nag-reach out sa akin. Siya yung scammer yung nag-reach out sa akin na, eto ma'am, meron ako dito. 5,000, 2-bedroom, lalalala. Ayun, so scammer nga. So yun, guys, be very wary. Susunod kayo dito, susundin nyo yung ginawa namin. Madaming scammer, guys. And the only way for you to really know is huwag kayo masyadong magtiwala. Lalo na dun sa mga too good to be true, no? Make sure na huwag rin kayo masyadong magtiwala na kunyari ipapavouch nyo sa group. Check by yourself. Medyo maliit na bagay lang naman yan, yung 1.5. Pero syempre, di ba, pinaghirapan yung pera yan. Pangdagdag din yan sa mga paglipat nyo dito, pagpundar nyo ng ibang gamit, etc. One thing I want to point out also is kudos dun sa mga apartment owners na on the day or on the set na kausap nyo siya, nagsisend sila ng videos para i-tour kayo dun sa loob ng apartment. So may mga ganong rent apartment owners, and malaking bagay siya actually kasi para laman hindi nasayang yung oras mo kung hindi mo nagustuhan yung lugar, yung apartment nila.
hindi mo na kailangang maglaan ng time para bisitahin pa yung apartment. And also, dun sa mga apartment owners na nagsisend ng location ng mismong apartment, kung anong itsura niya sa labas, ano din yung itsura niya sa loob. So, very, very good yun para sa mga apartment owners. The painful truth is, hindi ganun ka, alam mo yun, yung mga nagpo-post ng mga for rent nila na apartment is, hindi nila naiisip na manggagaling ka pa sa Metro Manila. So, akala nila parang puro walk-in lang para makita nila agad, ganyan. But it just so happens na nag-post rin sila sa Facebook kasi nakwento ng pamangkin nila or something. Pero hindi talaga yun yung tinatarget nilang market. So, understandable naman. Pero yung mga gumagawa ng ganun, nagpo-post ng actual videos, isendan ka, hindi yung parang peke lang talaga, parang papakita nila na ito talaga yung date. Very good job. Kasi syempre, dun mo makikita, they really want to do business with you. No? Hindi yung parang sa pilitan or yung wag na alang arte mo, ganyan. Mag-bash ka pa. So yun, very helpful yun, guys. So that's what we did. Naganap kami ng apartment every day. Parang 2 to 3 apartments yung pinupuntahan namin. And syempre, minunote namin, ah, ito, sabi maliwalas pero hindi naman pala. Ito, medyo maluwag talaga. Actually, mas more pang maluwag dun sa sinasabi nila. Kaya mas okay ito. So, parang may checklist kaming ganyan in the back of our minds na okay to, okay tong lugar na to. So, mananarrow down mo lang lalo and mananarrow down mo. And I think the last day nung paghahanap namin, doon kami nakahanap doon talagang gusto namin. And ang on the spot, parang lumabas lang tayo ng konti, di ba? Tapos parang nagsabi tayo na, sige, kunin na natin to. Parang okay siya. Kasi malapit sa town proper talaga, may dumadaan na jeep sa harapan. Hindi ganun kaingay. May malapit na school for our kid, for our daughter. Tapos malapit din sa palengke. Everything, it checks all of our boxes. Tapos yung budget namin is sakto. Sakto dun sa ino-offer nila. So yun, kinausap na namin sila. Sinabi namin na sige, kunin na po namin to. Pero baka mga December or January pa kami. Pero sa utak namin, January pa talaga yung gusto namin lumipat. So yun na lang yung medyo alanganin. But on that moment, they gave us our yes din. So, parang nag-verbal handshake na kami. Sige po, ang usapan na lang, ipadadalhan kami ng parang kontrata, tapos pipirmahan namin, send online, ganyan. Tapos, pagdating sa Baguio, dun magbabayaran. It's just so happens na hindi natuloy. So, for some reason, nag-back out sila dun sa agreement namin. We needed to go look for more apartments. Kasi syempre, constant yan na may nagpo-post na owner, meron ding constant na naghahanap. So, yung mga dating medyo parang 90% gusto na namin, hindi na namin mabalikan kasi sold out. Nakuha na sila. So, yung mga nabisita namin previously na ito na lang si plan B. Bale, may mga natirang apartment na pwede na. Kumbaga, pwede nang pagtiyagaan. May basta malapit sa market and pasok pa rin naman sa budget. Pwede na. Okay na siya. Passable na siya for our criteria. Mm-hmm. Hindi man niya siya yung gustong gusto talaga namin, pero okay na siya. But yun nga lang, may nakarenta na, ganyan, etc. So, we needed to go look for another. So, that was the time na mga, ano ba yan, mga October, November, naghanap ulit kami. Another round. Siyempre, after that, yan, lumabas na naman yung mga another vlogs ko when it comes to Baguio Visita. Kasi, pumunta ulit ako. And by that time, ako na lang yung naghanap kasi medyo masakit nga naman sa bulsa kung yung buong pamilya yung pumunta ulit ng Baguio. By that time, again, ulitin ko, medyo mahirap ang mag-travel ng Baguio kasi it's still on lockdown, no? Pandemic pa rin yan, so kailangan mo pa rin dumaan sa bisita. So, nung second visit ko, ganun ulit, ganun yung proseso, no? Doon na namin nahanap itong apartment na to. Nung time na yon, madami ulit akong gusto na napuntahan, but ito talaga above and beyond doon sa ibang mga apartments, eh. Ang maganda pa nun, si, syempre, siya yung nandito sa Baguio naghahanap. Ako yung sa bahay. So, habang nandito siya, naghahanap pa rin ako ng mga nagpo-post sa marketplace kasi mas kumpleto yung details ng apartment na pinopost ng mga apartment owners. So, habang nandito nga siya, biglang nag-pop-up yung itong apartment na to na tinitira na namin ngayon. Oo.
So parang ano siya, blessing in disguise yung binigay sa amin ni Lord na huwag kayo dyan sa apartment na iniwan kayo sa ere. Dito na lang kayo kasi ano siya eh. Because by that time, gusto na rin namin magpatayo ng sarili naming bahay. Parang ano lang, maliit lang naman but just for something na we can have our own. No? Parang mga tiny homes style siya, inspired, high ceiling, etc. So saktong-sakto, nung pagdating namin dito, ito nga, high ceiling and masasabi mong two bedroom siya kasi yung loft is parang another bedroom siya. Tapos pwede yung gym, tapos yung presyo within our budget. Tapos malapit din sa palengke. Malapit sa school. Malapit din sa school. And maaliwala. Hindi nyo lang pansin ngayon kasi diniliman namin para medyo okay yung itsura sa video. Above and beyond what we want. Compared dun sa mga ibang nahanap namin na pwede na. So yun. Nung pumunta kami dito, nag-verbal handshake na rin kami nung owner. And then luckily, hindi sila nag-back out. When I went back to Manila, nagka-agreehan na kami, nagpadala agad sila ng kontrata, then nag-down na agad ako. Nung pagdating namin dito, yun ang kailangan nating next na pag-usapan sa next video. But before we go there, before we end this video, lastly, dun sa mga nagtatanong, ano ba yung mga price range ng mga apartments for rent dito? Okay, so simulan natin. Unang-una, pwede natin siyang i-classify into three. Unang-una, yung mga one bedroom or yung mga bed spacers lang na normally is for students or mga workers directly na malapit sa town proper ng Baguio City. So magkano yun? Kung bed space lang, usually nag-range siya into 3,000. Meron kang roommate, so share kayo sa isang room, parang isang malaking bahay siya, tapos pinaparent yung room. Meron kayong common CR, common kitchen, common living room. Now for one bedroom, siguro mga 6,000 to 8,000. That's one bedroom in... May sariling kitchen. Oo, may sariling kitchen na yon. So parang ano na siya, maliit na apartment, pero yun yung mga apartment na nasa city proper. And then, kapag for two bedrooms naman, that will cost around 10,000 and above. Ano na yun? Bahay na yun talaga kasi meron ka na sariling kitchen, may sarili ka ng CR. Kung suswertehin, may sarili ka pang ano nun, garage for parking. Now for condominium, yung mga units sa condominium, one bedroom, mga ganun, 15,000. 15,000 and above. For two bedrooms na condominium unit, condo unit, mga 20,000 and above. Hindi pa kasama doon yung city services, which is yung kuryente, tubig, and internet services. So, iba pa siya. So, yun, guys. Mura siya compared to sabihin natin Makati, BGC, or Ortigas area, or Quezon City area. Medyo mura siya. Not really medyo. Mura talaga siya. No? So, again, ulitin ko lang, kung mga one bedroom bed spacer, it's around 2,000, 3,000 to mga 5,000. Kung one bedroom na may sarili ka ng kitchen, may parang mini sofa ka na, living room, mga 6,000 to 8,000 to 10,000. Depende yan, depende sa lugar. Kung syempre kung bago, etc. Now, kung gusto mo mga 2 bedroom, yan, mga 10,000, 12, up till 20, 25 yan. Mga ganon. So, ganon siya guys. Ganon yung mga price range niya. This is just based on our experience. Baka pag naghanap kayo ngayon, medyo mas mura na or baka medyo mas mahal. Kasi may mga peak days din niya na kunyari, ito yung times na kunyari maraming estudyante or ito yung mga times na maraming nagre-review. So, yon, may mga ganong factors but keep in mind yung mga presyo na yan. Rough estimate yan. And also, siguro to consider, by that time, pandemic, so yun yung presyuhan nila na mababa pa. Baka yun din yung presyuhan ng mga apartment owners na itinaas nila para lang, alam mo yun, makaahon man o makabawi financially. We're not sure kung magkano na yung renta ngayon pero so far kami sa amin, kung ano yung presyo before na binayaran namin, yun pa rin ang binabayaran namin hanggang ngayon. Yun guys, hopefully marami kayo natutunan. In the next video, ang pag-uusapan natin ay yung mismong paglipat na namin, kung ano yung naging transportation, ano yung ginamit namin. Syempre may mga gamit din kami na galing sa Metro Manila, no? Hindi naman yung pagpunta namin dito is tsaka na lang kami namili dito, no? May mga napundar na rin kaming mga appliances, mga furniture na dinala lang din namin dito. Case in point, yung home gym namin. So, anong ginamit naming transportation service? Paano kami in general nag-travel as a family? Kasi nung time na nakalipat kami, it's the January of 2022, medyo pandemic pa rin yan. Naalala ko,
nagbisita pa rin kami niyan nung time na yan. So, yun yung pag-usapan natin next time. Ikukwento namin sa inyo. Stick around! So, kain tayong gulay, guys. Bye! Bye! Kanina pa ako gutom na gutom.